Hello! Ako nga pala si Coach Rev. And yes guys, panibagong video na naman. At ang video natin ngayon is about Axie Infinity. So itong thread na to ay from Daryl.Ron. Shoutout kay Daryl.Ron. Ano, shoutout po sa'yo sir. At meron siyang thread dito na compilation ng kung ano na nga ba yung nangyari sa Axie Infinity this April to May 2024. So marami pang mangyayari, marami pang pinopropose at marami pang updates na papasok. Pero bago ang lahat, syempre guys, sa Friday meron na naman tayong pa-tournament, and congratulations sa nanalo sa ating 4th week ng tournament natin na may 10,000 SLP prize pool. Ayan. So sa mga gustong sumali, 15 likes lang, mabuti itong video ng 15 likes, napakadali. Tapos aside from that, no, gamitin natin yung code natin na Coach Rev na mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin. So ayan na nga guys, so we have in here, ayan, AXP earned via Coco has been updated. Non-mystic Axies can now consume up to 30% of their daily AXP cap, and mystic Axies can consume an infinite amount of Coco per day, and you can now also feed Coco to Axie that belongs to another player on app. That Axie, ayan. So itong update na to, hindi ko to masyadong naramdaman, pero at least, 'di ba? Parang quality of life type to ng update na kung saan mas madali at mas mapapabilis na yung pag-upgrade. Kaya yung iba guys, ha, dahil itong mga Mystic Axies na to ay talaga namang tataas ang value kapag mas mataas yung level. Ang ginawa, maraming bumili ng Coco Choco, and then tumaas yung presyo ng Coco Choco dahil dito. Ano, dahil dito sa update na to. Ito guys, ha, ang ganda ng nagiging marketing strategy ng Axie Infinity, na to the point na slowly but surely, unti-unti, lahat ng mga items nila sa marketplace, mapa-Axie, mapa-land, mapa-Coco Choco, or mapa-accessories man, ay nagkakaroon ng value. Ano? Now, looking forward na lang talaga tayo sa mga future items pa. For example, mga land items, ano, na pwede nating makita na baka magkaroon na naman ng price surge in the coming days because of these updates, ano. And then next is we have part evolution previews. Ayan, so you can now see Axie stage 2 parts when you visit your Axie from your inventory. Ayan, may preview evolution na tayo. So hindi na natin kailangan pumunta lang Kendama, directly sa app pwede na nating makita, ay okay, updated to. Ay sorry. Okay, ganito yung level, or ganito yung itsura ng Axie kapag upgraded siya, no? So those are the things na tawag doon, quality of life na unti-unti, no? Hindi man siya napapansin agad-agad, hindi man siya malaking update, pero it gives interests, no? Kumbaga, mas marami na tayong pwedeng gawin within the app, no? So it's really something na small improvements, pero kapag pinagsama-sama magiging malaki, no? Kaya naman bilang pasasalamat sa akin sa mga update na to, i-click yun na yung like button dyan, okay? The next guys, daily bounty board. Ito guys, yung talagang gumulat sa mundo, gumulat sa buong Pilipinas, yung play to rise, ano? Ayan, madali lang, currently madadali lang yung mga tasks natin, and maraming sumasali, and may mga nagsasabi nga, no, may mga nakapagbayad na ng kuryente at ng tubig nila, no, may mga napagbayad na ng kuryente at tubig nila because of play to rise. No, kumbaga, may mga nagsabi na play to water and electricity na nga daw to. Pero guys, ha, kung kayo ay nag-aircon, malamang sa malamang, baka sabihin nyo, sabi ni Coach Rev, nakakabayad na daw na Axie yung kinikita ka sa, ano, sa Axie Infinity, ay nakakabayad na ng kuryente yung kinikita sa Axie, ganyan. Guys, ano to, provincial rate yung nag-share, no, na kaya raw bayaran ng 4 weeks ng play to rise na kinikita niya yung bill ng kanyang electricity at tubig sa probinsya. Nakita ko rin yung rate, eh, pang probinsya yun. Pero pag pumunta BGC, Makati guys, yung play to rise pa. Siguro yung kikitain mo ng isang taon, kulang pa, okay? Pero yun na nga, no, kung province-based guys, provincial rate yung play to rise, possible na. No, possible na makabayad, makapandagdag. Kasi madadali lang naman yung task, manalo ng isang beses. Roll a pouch, pray to Atya, at yun. No, so, madali lang. And then next natin guys is Atya Shrine Update. Ano? So, in-enhance na. Baga, players can now delegate daily prayers to other wallets. Ano? So, pwede na yan. Kumbaga, meron na rin tayong restoration ng streaks.
which is another good update. Ano? And the next is we have Axie Classic Guild Wars site. Ano yan? So meron na tayong Guild Wars dito. Makikita na natin dito yung mga top guilds, top 10 guilds na talaga namang may mga, alam mo yun, makikita na natin yung stats ng mga guilds dito sa Classic, which is very very ano rin, very good, ano, very excellent kumbaga. Kasi bakit ko siya very excellent? Kasi diba meron tayong guild tournament eh, no? So yung guild tournament natin na to talaga namang napakas, dito yung earnings eh, isa pang earnings dito sa Axie Infinity Classic, yung guild tournament tsaka yung guild leaderboard. The next is Axie Classic Visual Art Upgrade. Probably by next month daw to. Ay, hindi. This month. Ano? Anytime this month. So, maaaring makita na natin tong update na to na talaga naman din isa sa mga inaabangan ko. Ano? Although, marami nagsasabi na, kasi ako din eh, medyo mas gusto ko yung classic graphics pa rin talaga eh. Pero, wala. Let's see. Let's see, no, kung anong magiging reaction nito kapag live na to. But it's still something na nakakapag-curious, no, sa Axie community. And feeling ko magte-trending din yan. And then next, Duet Monsters na may leaderboard din. Maraming na-addict dito. Yung kanta-kanta, kala ko madali pero mahirap pala to guys. Yung mga na nag-gameplay na ganito. Tapos ito ah, yung top 3 players dito sa leaderboard makakakuha ng Origin Axie. Ano? So, di na kayo talo dyan guys. I-try nyo na rin. And then we have the Homeland Cooking Showdown na magaganap sa May 22 hanggang June 5 na may 20,000 AXS leaderboard na pag-aatian ng top 5 players. Tapos yung governance portal natin, nakaka-release lang ng isang araw, ay may experience rin natin yung full potential niya this coming May 20, kung di ako nagkakamali. Yung Axie score na tinatawag, malaking bagay ito, no? Kasi maraming governance token, maraming mga gumawa ng governance token sa crypto market, ano? Pero up until now, di natin nararamdaman yung pagiging governance token nila because either walang community or di na tinuloy ng devs yung project. No, but Axie Infinity, through the years since 2018, kahit marami nagsabi, nag-rug pull, wala na yan, devs na yan, nandito pa rin. Ano, napansin nyo ba yun? Ha? Napansin nyo ba yun guys na all these years, bear run, o sabihin, bull run, bear run, bull run, bear run, bull run, kahit anong run pa yan, nandito pa rin si Axie Infinity. At ayun na nga, ano, those are the things na nangyari this past few months sa Axie Infinity, and I'm very looking forward sa kung ano pang ihahain nila sa atin. Ano, at hindi lang sa Axie Infinity, but sa whole Runin ecosystem. Ano, marami pa rin chains na bullish ako, especially Treasure Chain. Papasok na rin yan, marami rin ang mangyayari dyan. But when it comes to Axie Infinity, to the Ronin chain, talagang they are the gaming chain. And hopefully, ako personally, wag na nilang gawing permissionless, no? Kasi mas maganda yung filtered out nila yung mga magagandang projects na papasok. Kaysa yung mga pumasok is mga meme coins, mga shit coins na wala namang kwenta. Ngayon, ang gaganda, Ragnarok, Kaidro, Wild Forest, Puffverse, Apeiron, di ba? Ang gaganda ng mga projects na meron dito sa Ronin. Kaya naman, marami ring users and players yung talaga naglalaro ng game. Diba? So, yun lang. Hopefully, nagustuhan nyo yung video and hopefully, nagustuhan nyo yung audio natin. Di ko alam kung narinig yung video okay, pero sana hindi. Inaako na lang. God bless everyone. Don't forget to pray at kita-kits next video. Pray kayo guys. Pray kayo. Always pray no matter what you're going through. No, dasal tayo palagi. Yun lang. At buya.